Pitong CPP-NP terorist ang nasawi habang 20 matataas na kalibre ng baril ang nakuha matapos ang sunod-sunod na opensiba ng mga tropa ng 4th Infantry Division laban sa Communist Terrorist Group sa Butuan City, Agusan del Norte at La Veria, Misamis Oriental noong Hunyo 16 at sa Malaybalay City, Bukidnon noong Hunyo 17. Una rito, nakainkwentro ng mga tropa ng 29 IB at 30 IB, mga nasa ilalim ng operational control ng 901st Infantry Brigade, ang CTG sa Mount Apo-Apo, Sitio Dugyaman, Barangay Antikala, Butuan City noong Hunyo 16 ng umaga na nagresulta sa pagkasawi ng isang lalaki at dalawang babaeng CPP-NPA terrorist at pagkasamsam ng 5 AK-47 rifles, 4 na AR-18 rifles, 2 M203 grenade launchers, 1 M16 rifle at mga communist terrorist documents. Ayon pa kay 901st Brigade Commander, Brigadier General George Banzon, inaksyonan ng kasundaluhan ang sumbong mula sa mga concerned citizen at dito ay nakubkub nila ang hideout ng mga miyembro ng Sub-Regional Committee Westland ng Northeastern Mindanao Regional Committee. Dagdag pa nito, matapos ang isinagawang clearing at masusing paghahanap sa encounter site, nakadiskubre pa ng 2 pang inabandonang bangkay ng isang lalaki at isang babae na CPP-NPA terrorist. Nakuha rin ng isang AK-47 rifle. Dahilan ito upang umakyat sa 5 ang bilang ng 2 CNT at 16 na baril ang nakuha mula sa naturang sagupaan. After the firefight, the troops recovered 16 assorted firearms, ito yung maraming firearms. Sadly, during sa clearing, may 5 lawas na nagbiyaan sa ilang mga kaupan, naghantusay dito sa kaupan. We try to revive others in Makaya. Okay, dagko mo sila agsamad. Kaupan, dito sa ulo. Let's discuss, pero we try to revive. Ang atong tanaw sa ila, kung tanaw nimo ang ilang pwersa, paubos ka rin sila. Wala na sila nagkadako, wala na sila ningon kadaghan. Ngano, ang tao wala na pong ganahin sa ila. Ni paubos na yun ang ilang kadaghan. Kung nagkadaghan sa tao, ang wala na ganahin. Klaro mo gina siya. Klaro mo na siya. Ng tao wala na ginalipay nga doon na yung mga galuhok pang armado ng MP din sa atong lugar. Samantala, pagsapit ng bandang 5 ng hapon sa kaparehong araw, nagkaroon naman ng sagupaan sa pagitan ng mga tropa ng 58 IB sa ilalim ng operational control ng 402nd Infantry Brigade at mga miyembro ng SRC-1 ng NCMRC sa bisinidad ng Malatuka, Sitio Kalaan, Barangay Minalwang sa Claveria, Misamis Oriental. Nagresulta naman ito sa pagkasawi ng isang babaeng CNT at pagkakuha ng isang M16 rifle at isang M14 rifle. Sa sumunod na araw, Hunyo 17 ng umaga, isang inkwentro naman ang naganap sa pagitan ng 8IB sa ilalim ng operational control ng 403rd Infantry Brigade at ng mga miyembro ng RSDG Compact ng NCMRC sa Sitio Malinaw, Barangay Kalasungay, Malaybalay City, Bukidnon. Ayon kay Brigadier General Michelle Anayron Jr., Commander ng 403rd Brigade, resulta ito ng patuloy na paghabol nila sa mga natitirang CTG formations sa kanilang AOR. Sa naturang engkwentro, isang babaeng CNT ang napatay habang isang AK-47 rifle, isang M14 rifle at anti-personnel mine at personal na kagamitan ng CNT ang nakuha. Mismo si 4ID Commander Major General Cuerpo ang nagpahayag na ang no-let-up military offensives ay patunay sa pangako ng 4ID na dadaigin ito ang CTG. Kinilala ng pamunuan ng 4ID ang walang humpay na dedikasyon ng mga tropa at ang suporta ng mga mamamayan sa mga nakamit na tagumpay nito na naging dahilan sa patuloy na pagkademoralisa at paghina ng CTG. Napapanahong balita, serbisyo publiko para sa Pilipino. Bon Olavides, 4ID News.